ang gusto kong kwento ngayon, araw na to. Ngayon ay January 23, 2021. Tanghali na ng 11:10 ng tanghali. So gusto ko i-share sa inyo na kahit kami magkakapatid, iba-iba kami ng mga pag-iisip, ugali, yung mga bagay na ugali na nasa loob ng bahay. So, merong kapatid ako na magaling makisama, magaling makibagay sa tao, mahusay kausap. Pero sa labas, sa loob ng bahay, ay ganoon din. So, yung nangyari sa kapatid ko, nagnegosyo siya. Yun naman yung meron siya na wala ako. Tulad ng maayos kausap, madiskarte, masipag. Yun eh, di ba? So, kung saan ba yun yung wala ko, yung lakas ng loob. Pero dumating sa punto na yung paghanga ko sa kanya, nung time na kapera siya, biruin mo naman, sa tagal-tagal ko na nagbablog, lagi kong kinukonsider yung sigarilyo, alak. Although, uminom talaga ako ng alak, hindi ko naman tinatanggihan. So, namimili ako sa tao, yung kakainom, yung kapartner ko o kainuman ko sa inuman. So, hindi ako basta-basta kung sino-sino lang dyan sa tabi-tabi o tagay ka, ganun, hindi ako ganun. Kasi, pag inom ng alak, andyan yung ano eh, yung tao na kahit anong mangyari, may pula talaga. So, minsan, kahit kainuman mo na, tatarantado yung kape. So, minsan, merong salitang nakakasakit. So, mas kinakainuman ko o kilala ko, okay kami dalawa. So, kilala namin yung ugali sa isa't isa. So, kagrupo ko sa runner, yung ganun. Dumating sa punto na ang galing yung dumiskarte, malakas na loob, yun yung kulang sa akin. So nakita ko yung nagkaroon siya ng problema, yung nagipit siya sa pera, nakita ko talaga na problemado siya mula noong 2020, kalakasan ng gulay nun. So yung ngayon naman dumating siya dito kahapon, at 22, yun, medyo umiyak siya kasi nga, talagang kailangan niya ng pera. So, yung nangyari sa kanya, yun yung huwag mangyari sa akin. Kasi, ako magtitinda din ako ng gulay. Beginner pa. So, hindi ko pala yung mga diskarte. Although, nakapagtinda na ako ng gulay. Kasi, ang nakita ko sa kanya, yung dalawang bagay na yun, hindi siya marunong siya sa malakas ng loob niya, madiskarte. Pero, kulang siya sa pag-aaral. Hindi siya nag-inventory, hindi niya alam kung magkano yung labas ng pumapasok, nakita niya yung utang niya. So, ang dami yung inutangan. So, si mama kasi pala utang. So, hindi siya marunong mag-budget, hindi siya marunong, basta si mama utang na utang. Sige, tuto, papakita ko yung ano, nanay ko ha. Papakita ko yung hinulugan ko, mas malaki pa yung hulog ko. So, tapos uutang ulit siya sa utang, uutang ulit siya sa utang. Dahil sasabihin niya, ginagastos ko naman sa bahay, wala naman tumutulong sa pamilya ko, ako lang naghahanap buhay, magpapakamatay na ako, ano na gagawin ko, walang tumutulong, walang sumusuporta sa akin. So, apektado din naman ako, apektado din natin magkapalit kami. So, para pang isip ko na mas maganda talaga, ito yung problema, umalis ka na sa problema, huwag ka naman natili sa loob ng bahay. Although, wala akong kulang, yun nga ang kulang ko, hindi ako malakas ng loob, wala akong pera. Although nagkaroon ako pera, so nagamit ko naman sa mga bagay, dahil nabigyan naman ako ng tiyahin ko ng pera, 2,000. Although, parang sumama din ang loob ko kasi nga, okay na kami sa kuryente. Tapos, ano pa siya, napag-isip-isipin niya, ay, huwag nilang ituloy yung pagpapakuryente. So, okay na yun, kahit paano, malaking din ituloy na ibigay sa akin. Nakita ko lang na nahirapan siya. So, yung aral sa kanya, huwag naman nangyari sa akin. Kasi nga, although ako talaga, ang dami ko nang gustong gawin. So, nagipon na ako ng maraming videos na tungkol sa paano yung strategy sa financial, diskarte,
So, yung implementation, nakita ko naman kay, meron akong, ako hindi ako magaling sa computer technician eh. Pero yung actual, masasabi ko, base dun sa mga naging experience ko, yung, sila naman sabi. So, ako, hindi siya magaling sa, pero na-develop yung teaching na nag-share ako, nag-demo ako, nagawa ko siya, actual, nagawa ko siya. Although, yun sana yung gusto kong negosyo na magkaroon ako ng repair shop. Pero, yun, nangyari. So, gusto kong umalis. Magawa ko yung sarili ko. Ako na yung sarili kong kikilos. Wala akong aasahan. Kasi, gusto kong pagyamanin ko yung binigay sa akin tulong. Sino man taong tutulong sa akin. So, gusto ko siyang wala akong inaagriyado. Kasi, anong hirap nang nangyari sa utol ko. Para bang, oras na hindi ka nakabayad doon, ang dami mong ginano. Sige, baksa ka ng gulay, baksa ka ng gulay. Tapos, yung taong nagtanim ng gulay, hindi ka nakabayad. Siyempre, maghihinakit yung farmers o magsasaka. Tapos, hindi ka nakabayad. Tapos, lulukoy mo ako, hindi ka nakabayad. Baka saksakin kita dyan, di ba? Ganun mangyari yun. Imposible yun kasi hindi ka marunong magpaikot ng pera. So, madiskarte siya. Yun nga lang. Nawala sa isa. So, yun lang and dito ko natitapos ang vlog na to. Sana to, kailan talaga meron ka talagang inaral. So, hindi mangyayari sa buhay yun.